amazing morning, everyone. Welcome to I Am Daily, your place of inspiration, awakening, and motivation every day. Dito kami ngayon sa aming hotel sa Nazareth. Part na ating Holy Land trip na 14 days. Ito lang aking isa sa mga realization gusto kong i-share sa inyo tungkol about pride, no? Sabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 3, 6-7, sabi na, I planted the seed and Apollos watered it, but God made it grow. So, sabi niya, ibig sabihin nito, siya ang nagtanim. Minsan kasi ganun tayo eh. Tayo nagtanim eh. Di ba? Diniligan natin. Tapos, pag-harvest atin to. Di ba? So, ganun tayo. Yung, kumbaga, yung kahit trumabaho eh. Di ba? Tayo ang nagsipag dito. So, akin to. Di ba? Ako ang gumawa nito. Pero nakalagay din, but God made it grow. Sabi pa nga niya, the one who plants, the one who waters, really do not matter. It is He who matters. Because He makes the plant grow. Ibig sabihin, ang Diyos pa rin. Kasi, ginawa ng Diyos na mag-grow yung tinanim mo. Kasi pwede naman yung hindi pabungahin yan eh. Hindi tutubo yan eh. Di ba? So, dun may iwas, mawala yung pride. Kasi minsan, magiging boastful tayo. Pag meron tayong mga na-achieve na mga bagay, so gusto natin na magpasikat, magpabida, 'di ba? So tumutubo na yung pride natin. Pag tumutubo na, hinahanap na natin yung applause, yung mga palakpakan ng mga tao. So doon na naging motivation natin instead yung purpose dapat natin, 'di ba? Na ibigay pa rin lahat ng glory sa kanya kasi kumbaga, sabi nga sa Deuteronomy 8:18, but remember the Lord your God, for it is He who gives you. It is He who gives you the ability to produce wealth, to create wealth. It is He who gives you. Meaning, Siya ang nagbigay sa atin ng abilidad. So lahat ng meron tayo, lakas, talino, di ba? Kaisipan, kalusugan, lahat yan galing sa Kanya. So ibalik natin sa Kanya yung lahat ng papuri. Huwag tayong humiwalay. Kasi isa sa downfall yun. Walang choice, pag talagang yumabang tayo, naging boastful tayo, automatic yun. Babagsak tayo. Sabi nga, he who exalted themselves will be humbled, and he who humbles themselves will be exalted. So, kung sino yung nagmamataas ay ibabababa, at kung sino yung nagpapakumbaba ay itinataas. So, lagi yung tandaan, lagi lang tayong magpakumbaba, ibalik natin sa kanya lahat ng papuri. Para ma-align tayo, hindi tayo lilihis at hindi tayo yayabang. So guys, sana meron tayong natutunan yung araw na to. God bless you more.